Hi guys, welcome back to our channel. Kamusta kayong lahat mga palangga? Ngayong araw na to, ngayon ay October 22, mag-update ulit tayo sa teleserye na Prima Donnas mga palangga. Kung gusto nyong malaman ang ganap ngayong hapon mga palangga, samahan nyo ako at i-update ko kayo. So, bago tayo mag-umpisa mga palangga, gusto ko muna magpasalamat po sa lahat ng sumusuporta palagi sa channel namin, sa channel namin ni Habi, at sa mga hindi naman po namin subscriber pa, please subscribe to our channel po at pakipindot na rin po yung bell natin para naman po ma-update kayo every time na mag-upload po ako ng bagong video. So, at isa pa mga palangga, paalala lang po sa inyong lahat na ito ay isang update lang. Hindi po tayo mag-upload ng video mga palangga dahil hindi nga natin pagmamay-ari ang video at bawal yun mga palangga. So kung ayaw nyo naman sa mga ganitong update mga palangga, pwede naman din po kayo mag-skip at mag-next video na lang po. So balikan muna natin mga palangga yung nangyari kahapon. So ayun na nga, itong si Lilian at yung kaibigan niya, hinabol nga ito ng tauhan ni Kendra mga palangga dahil gusto na itong patayin pero sa awa ng Diyos mga palangga, nakaligtas pa rin itong si Lilian at saka yung kanyang kaibigan dahil dumating yung mga tanod mga palangga at tinulungan nga sila. So humingi ng tulong nga itong kaibigan ni Lilian, nagmakaawa doon sa tanod na kung pwede dalhin ang kaibigan niya sa ospital, si Lilian nga dahil ito ay namimilipit na sa sakit ng tiyan mga palangga. So ay na nga, dinala nga itong si Lilian sa ospital. Tapos mga palangga, itong si Sir Jaime rin ay nandoon sa ospital na yon. So ayun na nga palangga, dahil nga hindi na rin matiis ni Sir Jaime yung kanyang sakit sa ulo, so bumisita siya sa kanyang doktor bago siya uuwi sana. So ayun na nga palangga, matapos itong ma-check si Jaime ng kanyang doktor mga palangga, lumabas na ito. Habang naglalakad ito sa lobby mga palangga, ay nakita niya si Lilian mga palangga. Oo, nagkita sila mga palangga at nakilala rin syempre ni Lilian si Sir Jaime. At sinabi niyang Sir Jaime sabay himatay ni Lilian mga palangga. So ayun, tinulungan kaagad ni Sir Jaime si Lilian mga palangga, binuhat ito at dinala doon sa loob ng hospital mga palangga para nga itong magamot mga palangga. So nakakumpine si Lilian mga palangga sa ospital na yung araw na yon. At ayun nga, tinulungan siya ni Sir Jaime at si Sir Jaime na rin yung nag-asikaso sa kanya sa ospital at yung kanyang mga bill. So, samantalang itong si Kendra mga palangga, tumatawag nga ito kay Sir Jaime bakit nga hindi pa ito umuwi. So nag-explain si Sir Jaime kay Kendra na ganun nga ang nangyari, sumakit yung ulo niya at nasa ospital siya at meron lang siyang inasikaso. So sabi ni Kendra, pupuntahan na lang daw siya nito at sabay na silang umuwi. So pumayag naman itong si Sir Jaime mga palangga. Tapos ngayon mga palangga, etong si Kendra, pinakilala ito ni Jaime mga palangga kay Lilian. So laking gulat ni Kendra mga palangga na si Lilian yung nasa kanyang harapan. Oo mga palangga. So talagang parang natulala saglit si Kendra mga palangga. At sinabi nga ni Lilian kay Kendra kung magkakilala na ba sila, nagdi-deny itong si Kendra. At sinabi pa nito noon, yung kung natatandaan yung mga palangga noong mga nakarang araw, yung tumatawag nga itong si Lilian doon sa Claveria office mga palangga at nakausap pa niya ito isang beses itong si Kendra at nag-deny nga ito nga hindi pa nga raw sila nagkakilala at tandang-tanda nga daw ni Lilian yung kanyang boses. So etong si Sir Jaime nagtaka mga palangga dahil bakit gagawin ni Kendra na magsinungaling or bakit ayaw sabihin ni Kendra na nandun siya nagtatrabaho sa office na yon. So ayun, etong si Kendra syempre maghahanap siya ng paraan palangga para maalis sa isip ni Jaime ang pagdududa. So ayun, sabi niya kausapin niya raw si Darcy at iharap sa kanya dahil si Darcy ang may kagagawa ng lahat ng yun. Eh yun nga, humarap si Darcy at nagkunwari na siya yung nakasagot sa phone at hindi si Kendra. So ayun, naging okay na sila mga palangga at palabas na rin ng hospital itong si Lilian.
Tapos ayun nga mga palangga, samantala yung dalawang magkapatid, yung tatlong magkakapatid palangga, yung triplets nga, ayun nga, kawawa nga sila, nasa lansangan pa rin sila, at meron silang tinulungan na isang tricycle driver mga palangga na nanakawan sana nung lalaki ng gulong. So ayun, tinulungan nila at pinagbubugbog nila mga palangga yung mga magnanakaw, at yun. So naawa din sa kanila yung taxi driver, at sinabi nitong nagpasalamat ito sa tatlong mga bata, at tinanong nito kung pauwi na ba kayong mga ining, isasabay ko na lang kayo para naman daw siya makabawi sa mga ginawa sa kanya nung bata sa pagtulong nung tatlong triplets mga palangga. So tuwang-tuwa yung magkakapatid palangga dahil nga pinasakay sila nung tricycle driver na ng libre. So ayun mga palangga, so bukas mga palangga, abangan natin. Bukas ay Wednesday nga, no? Oo, mga palangga, abangan natin. Itong si Lillian mga palangga ay humiling kay Sir Jaime na kung maaari ay makita niya yung isang anak niya na buhay daw. Kasi yun ang kwento ni Jaime kay Lillian, na meron nga daw, ikwento kasi ni Sir Jaime kay Lillian mga palangga na merong isang anak niya na nabuhay. Ito nga si Brianna. So nagtaka si Lillian, sabi niya, hindi naman daw Brianna ang ipinangalan niya. Sa mga tatlong anak niya, wala daw Brianna ang nakapangalan. So tapos sinabi ni Jaime na baka pinalitan ito nung taong nag-ampon. So, ayun, parang nag-ano na rin si Lillian mga palangga. So, ayun nga, humiling siya mga palangga na makita ito. Ayun, dadalhin nga mga palangga ni Sir Jaime itong si Lillian doon mismo sa ano nila mga palangga, doon sa mansyon nila. Tawag nito mga palangga, at ipakilala ito kay Brianna. So, ayun nga, tumawag itong si Sir Jaime kay Brianna at sinabi na merong taong gustong kumausap sa kanya. So, ayun nga mga palangga, nang laki yung mata ni Brianna mga palangga, dahil sinabi nga nito na yung nanay nila yung nagluwal sa kanya, si Lillian. Dahil ayun nga, nagulat itong si Brianna, dahil hindi nga, dahil fake nga siya mga palangga. So abangan natin bukas yun mga palangga kung ano ba ang mangyayari kung magkaharap itong si Lillian at si Brianna, dahil sigurado nasasabihin ni Lillian at makikilala ni Lillian mga palangga ang anak niya syempre, dahil alam na dahil kapag nakita niya si Brianna syempre ang tawag dito, sasabihin niya kay Sir Jaime na hindi naman yun ang isa sa mga triplets. So ayun mga palangga, yun ang aabangan natin bukas mga palangga. So hanggang dito na lang muna po ang update natin sa teleseryeng Prima Donnas mga palangga. Abangan niyo ulit ako bukas mga palangga, at mag-a-update po ulit ako sa inyo. So hanggang dito na lang po ang ating update. Bye! Wherever I go, wherever I sing, I remember. Yo, if you remember.